Ngayon, kumuha naman po tayo ng update sa Quezon City mula kay James Agustin. James, kumpleto na ba ang mga resulta ng batahan dyan? Hindi pa, Vicky, pero isang SD card na lang na naglalaman ng election return yung inaantabayanan ng City Board of Canvassers. Yan ay magmumula sa Barangay Ramon Magsaysay. Kanina kasi tatlong SD card pa yung inaantabayanan dito. Kabilang yung galing sa Barangay Bagong Pag-asa, Barangay Bagbag, at dito nga sa Barangay Ramon Magsaysay. Ang nakarating pa lamang dito ay yung sa Barangay Bagong Pag-asa. At yung nakikita nyo na kahon dito sa harapan itong City Board of Canvassers ay naglalaman yan ng vote counting machine na mula doon sa Barangay Bagbag. Humarap dito sa City Board of Canvassers ang head ng Electoral Board, isang guru ito ng Goodwill Elementary School sa Clustered Precinct 1255. Kasi nagpaliwanag siya sa harapan ng VOC kung bakit hindi nakarating dito yung SD card kaagad, dahil nga eto na lamang yung mga hinihintay. Sabi ng guru ay aksidenteng napasok yung main SD card sa ballot box. Ngayon kaya dinala dito yung vote counting machine na yan, kanina ay binuksan yan at kinuha yung backup SD card, at yun yung ginamit doon sa manual na pag-upload nung mga election return galing nga doon sa clustered precinct na yon. Bali, hindi pa nadadagdagan yung mga naiproklama dito. Kanina ay naiproklama si Precious Castello sa pagka-kongresista ng 2nd District ng Quezon City at yung anim na konsehal doon sa naturang distrito. Sa si Bong Suntay naman ay sa ika-apat na distrito ng Quezon City para sa pagka-kongresista at yung anim na konsehal din doon sa naturang distrito. At sa ikatlong distrito ay si Alan Benedict Reyes sa pagkakongresista at yung anim na konsehal sa naturang distrito din. Update din tayo doon sa bilangan, no? Para doon sa pagka-alkalde, nangunguna pa rin si Joy Belmonte na mayroong boto na 469,035, samantalang itong si Bingbong Crisologo ay 365,682. Sa pagka-vice-alkalde naman, nangunguna si Gian Soto na mayroong boto na 381,984. Samantalang si Siso naman ay 342,995. Ang hinantabayan na natin ngayon, yung proklamasyon ng mga nalo sa pagkakonsehal at kongresista sa District 6, maging yung pagdating nung isang SD card mula sa Barangay Ramon Magsaysay, kung parang nga maiproklama na rin ang alkalde at vice-alkalde dito sa lungsod. Yan muna pinaka-latest. Ako si James Agustin, nakatutok sa eleksyon 2019. James, ilang porsyento na ng boto yung pumapasok dyan sa QC? More than 99% na, Vicky, yung pumapasok dito, no? At isang SD card na lamang mula sa isang clustered precinct sa Barangay Ramon Magsaysay, yung inaantabayanan dito ng City Board of Canvassers, Vicky. So hindi pa magpo-proclaim ng iba pang binanggit mo? Yes, Vicky, kahapon ay kagabi ay merong petition itong si motion itong kampo nila Belmonte at ni Soto na ibaba yung threshold, ano. Pero hindi kasi na-resolve ng City Board of Canvassers. Kaya inaantabayanan na lang din yung pagdating ng isang SD card. Ito isang SD card na lamang kasi kagabi ay nagkaroon ng technical problem yung transmission ng pagka-transmit ng ilang mga clustered precincts dito sa canvassing system. Kaya ang nangyari ay yung more than 40 na clustered precincts ay manual upload yung ginawa at dinala lamang dito yung SD card tapos manual na in-upload ng City Board of Canvassers, Vicky. Pero 1% na lang yun kasi sinabi mo 99% na yung pumasok, di ba? Sige. Alright, maraming salamat sa iyo, James Agustin. Antabayan na lang namin yung ibang update mula sa iyo dyan sa Quezon City.